namatay at kahapon ng hapon ay ginanap ang kanyang libing. Ang huling habili ni ina bago siya namatay ay sa inid daw ako dumulog sapagkat kayo na lamang ang nalalabi kong kamag-anak. Kaya't sa pamamagitan po ng sulat ay inihandog ko sa inyo ang aking paglilingkod. Naghihintay ng kasagutan ang inyong pamangkin at tumahalik ng kamay, Suleiman. Ayan. Ayan ang napapala ng mga taong na humaling sa musika. Namatay na mahirap ang aking kapatid. At ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya ay siya rin ang may kasalanan. Eh bakit po naman nagkagayon? Bakit? Kung siya ba'y natinig sa akin na ang pagmumusiko ay wala siyang aaling kung hindi ang pakikaus at panay na kabiguan lamang. Isanay nung siya'y namatay eh, meron siya na iwan sa kanyang anak. Ang sinulit niya'y taginting ng kujapit at hindi taginting na salapit. Ngayon, patulan mo, sino sa aming dalawa ang may katwir? Abahit di maliwanag kung kayo may katwiran sapagkat ang kapatid ninyo ay namatay ng mahirap at samantalang kayo naman ay mayaman na buhay na buhay pa. Tama na. Sagutin mo siya agad. At sabihin mong ako'y naghihintay at handang kukupin. Isang kasunduan na sa kanan niya malalaman pagdating na rito. At padalhan mo tuloy na 5 piso para meron siya mag-esta sa kanyang pagluwas, ha? 5 piso po? Oh, bakit? Abay, tila marayo-layo rin ang pagkagalingan ng inyong pamangkin. Baka hindi kumagkasya. Ano, ha? Bueno, tagtagaw mo ng piso. Piso? Oh, hala, sige. Saan po ba ilalagay ito dyan? Sa garahe o sa budega? Doon sa garahe. Oo. Este, paayos na ba yung sinidisplay ba? Ayon sa kanyang sulat eh, darating sa ngayong araw na ito, ah. Opo, maayos na po. Mabuti. Hoy! Alam kong may pumipiti dito sa loob ng aking bahay, ha? Laki, dali-alit niya. Gusto dito mo naman talaga? Talagang ayaw niya makakarinig ng kin ng susisit sa loob ng bahay na ito. Bakit kayo pinagagawa ito kung sila lang ito? Wala kayong pakialam kahit anong gawin na piyano doon. Bakit magtrabaho kayo? Pinabayaran kayo. Dayo! Po. Meron tao sa pinto ha. Tingnan ko kung sino. Opo. Bakit? Magandang araw po. Magandang araw naman. Nandiyan mo ba si Don Anselmo? Nandito. Anong kailangan? Ako ang pamangkin niya. Ah, ikaw si Suriel. Kasi si Suriman. Oh. Eh, magtuloy po kayo at kanina pa kayo inaantay. Halika mo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ako si... Huwag ka na magpakilala sa akin. Ikaw si Suriman. Oh. Kamukha ka ng iyong ama. Buhay na larawan ka ng aking kapatid. Ako po naman ay lubos ang pasasalamat at dinatang ko kayong malakas at malusog ang pangako. Salamat. Eh, bago dating po ba yung piano? Ay, hindi. Dinalalagay ko lamang sa garahe. Sa garahe? Oo. Oh. Bakit po? At saka po na ipaliliwanag sa'yo. Ha? Tuloy tayo. Suleiman, mawag po ka. Pilayo, galing mo yung daladala ng Senorito Suleiman mo doon sa kanyang silid, ha? Opo. Diyan, Suleiman, ang aking utusan ang matagal na nabibig doon sa akin. At ang pagkatiwalaan ko yan. Mabait yan, tao yan. Marami rin nagtataka ko kung bakit ko pinalabas ang piano, di ba? Opo. At kinalulungkot ko sa pagkat hinaasara ko pa naman na ako'y pangpa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 g
Ayawang ko pong hililin sa iyo ng Yunira ang aking hililing na kasunduan na ikaw ay aking pupukupin, papag-aaralin at papagmamanahin kung nilimutin mo ang musika at abugasya ang iyong kukunin. Nagtapat nga po sa akin na ang pagkakaroon niya. Subalit, hindi ko po naman inaakala na sa kinakabahaba ng panahon na may pagpatuloy ninyo ang balak na mailigis
sa pagkamalan ng dolar at ng Pilis ng Sipa. Ginawa ko ang bagay na ito sapagkat hindi kong maiwasan mo ang kapaitan dinanas ng iyong ama ang dahilan sa musika. Kung ang pintor ay nakapagbibigay aliw sa paningin at ang musika ay nakapangaaliw sa puso at kaluluwa, ay kapwa hindi nakapagbibigay luna sa tiyang nagugutom, yan ay pakatatandaan mo. At tinutukoy lamang ninyo ay ang mga sawing palad ng musikong tulad niya, ma. Subalit hindi niyo napabanggit ang mga nagtagumpay sa sinyo na tulad ni na Pagilato, si Santiago, si Dalejo. Sila'y namamatay ng mga tapila at nakaiwan ng mga tugtugin hindi mapaparang sa alala nila. Tinanggit mo ang mga pangalan niya. Eh, nagsiyama mo siya. Ang ibig ko sana ay sundin mo ang aking kahilingan. Ako ka siyang iyong kunin sapagkat ang musika ay hindi ka matutulungan sa pangangalaga ng kayamanang may iwan ko sa iyo. Kung siya po ang inyong kahilingan, hindi po ako tumututo. Yan. Yan ang ibig kong marinig sa iyo. Layo! Layo! Po! Ligarita. Samahan mo ang senyorito si Liman mo sa kanya sige upang makapagpahinga at makapagpilis na. Tayo po, senyorito. Nanginibago ko sa ganitong uri ng pamumuhay. Ngayon ko lamang nalas sa pangganitong karangyaan at katiwasaya sa buhay. Kung nakinig pa sa akin ang iyong ama at kumersyo ang kanyang kinuha at hindi ang pangumos ko, hindi sana'y nalasapin yung makina ang ganitong kalinhawahan. Eh, saan ko ba para rin ako papasok? Sa'yo, be. Este, dala ko ba ang transfer card mo? Oo. Mabuti. Kaya mo't ibibili kita ng sarili mong sasakyan. Kahit na isang disigunda mano nang meron kang magamit sa iyong pagpasok araw-araw. Salamat po. Huwag mo pasalamatan. Basta sundin mo lamang ako at makakamit mo lahat ang iyong kahiling. Opo. Diyan, nandito ko sila sinilita ang kaila. Patuloyin mo! Prima! Uy! Patuloyin mo! Aba, ito mo si Liman? Oo. Oh. Guwapo-guwapo. Mabutayin mo po mo. Arayda, ito ay pamangkinin yung dyosyer mo. Ano sabi sa iyo, Prima? Hindi ba siya kamukhang-kamukha ng aking kapatid? Alam mo siyong buhay ng makakain. Ay, alam, busog na kami. Druol, siya naiinom ko. Silahyo, pasubo ko ng druol at marami-marami yelo, ha? Alam mo, Eda, siya'y pamangkinin ko sa panin ng aking nila. At ikaw naman yung kapatid ng aking ama. Kaya kung tutusin eh, hindi kayo magkamag-anak. Sa tingin ko lamang sa'yo eh, nalalaman ko na magkakasundo tayong dalawa. Kaya ngayon pa, ay inahiyahan ako sa isang pati na natin sa'yo bilang sa family. Salamat. Mabuti nga na magkaroon siya ng mga bagong kakilala dito sa Manila. Si Eda, hindi ba sabi mo sumakit ang mga rosa sa bagong dati na John Cielo mo? Kaya nga pala. Sumahan mo ang kailangan. Oo. Baka hindi ko talagang kasi mabili. Tapos na ako. Tapos na ako. Tapos na ako. Anong sabi ko sa'yo, Sipa? Hindi mas bagay na bagay yung dalawa niya? Oo. At sa tingin ko, hindi ko mukhang magkakaibigan. Yan. Yan ang ibig kong mangyari. Sa kung si Edra mapapag-asawa ni Suleman, ngayon pa'y makikilala ko na makakatulong ni Suleman sa pagwawalda ng dating maiiwan ko. Pagwawalda? Ano yung ibig sabihin? Sapagkat ibang-iba na ang ugali ng panahon yun eh. Yung mga kabataan na yun, ibang-iba na. Kami lang sa kanila kapag makatanggap na ng mana, agad na nilulusal. Hindi man sila naiisip ang paghihirap at pagtapos sa akin ng kanila mga magulang ko. Pagkansin ko, pag-ibig na kanilig ka. At ayaw kang magsalita kung hindi ba kong sakin. Ugali ko na yung sabi ng pagkabata. Masama naman ang pulos na pakikinig. Pag ginagawa mo yan, at ayaw kong magsalita. Ang nagsasalita daw, ay inuulit lamang dati niyong nalalaman. Samantala nakikinig, ay may bagong natututuhan. May katwiran ka rin naman.
Salamat, Edna, ngunit hindi ako marunong minum ng sorbete. Ano yung bagawa
mong inumin, dapat? Isa ko, paano sa hindi naman ako sa layong dilaw? Anong ibig mong mangyari? Malasin ako. Ano ka ba naman? Di ayaw mas malaw. Ayaw mong umin ng anak. Di ayaw mong malamang magkagusap sa mga babae. Papakadunan mo naman para kang binabae. Maaari ba ang magsitayo mo? Karangalan kung ikaw ay aking magsitayo. Ang hindi ko lang kumain sila ang kaya-kaya. At sabahin sila mailan sa loob ng akin. At kagabi ko pa sa nila ang kaya, ay hindi pa lang ang kaya-kaya para sa kaya-kaya. Huwag ka sana mag-aramdami, ha? Ang tungkol sa hindi na pagsayaw, ay tumutupad na lang siya sa aming kasunduan. Na kailan ko man, ay hindi siya lang kuha ng anumang bagay na may kinalaman sa musika. Ang bang hindi nalito lang sa musika, eh? Tumugtog ng piano? Opo. Diyas yung patay na. Di ata din sumuhay siya sa aming kasunduan? Sa pagod ko, sinilid lang ako sa aming bahay. Kahit na, hindi tama yung diwali mo. Ayos na naman ako, ha? Huwag lang hindi mo bang kapit ay sila na akong nagbalitan sa inyo. Hoy! Siyempre lang, magkakaalam natin niya. Dadaan ako pang matalitin. Diyos nila. Yung si Ed, ano? Oo. Tumalo maray, Diyos. Hoy, intern niyo muna ako sandali, ha? Bibis lang ako. Okay. Ganda nga po ba siya? Bakit mo ako sinuway? Tumugtog ka raw ng piano kagabi. Tama na, pamang nasira. Ayong malaki ng hirap kong may talino sa iyo ang musika. Ay ngayon ka pang maukumaling muli sa kamuhi-muhing hilip mo yan. Tama na, ito itandaan mo. Kapag ikaw ay sumirang muli sa ating kasunduan, ay alis ang kita ng karapatan sa mana. Tama na. Parang hindi lang siya, no? Kumagalit. Nagalit na sa akin dahil sa pagkakatustog ko na siya ng kagabi kaya Nelson. Hindi lamang pala, walang bagay yun. Kaya naman po siya sa full board. Kaya. Kaya pag-iintindi niyo yun ito. Ha, 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 ha
siya rin, Romeo. Bahala lang pala. Maglinis ka lang, bako mo yan. Huwag mo intindihin yun. Pasa mo nga na istasyon yan. Yung lumitutugan. Ayan, tama niya. Ito ay parang isuliman. Ang Eda. Oh, hindi. Huwag niyo mabanggitin yung pangalan ni Eda. Gusto niya kayo nalaman mo sino. Ito ay para sa akin tatlo. Oh, sige. Here is to me. Suliman. Hindi na tayo mo. Ay, maingay. Ganda ang tutugin eh. Makinig ka. Hindi ko malalaman sa akin, Jules. Ay kung bakit may nagbabawalan niya akong tumustok. Sabi ba siya wala siyang kahit-kahit. Wala na siyang ginawa kundi pagbilang ng wala. Ito ba? Alam mo kabiling-bili na niya kapag daw siya namatay. Ayaw na niya ng karong tumustok. Tama niya, maraga na iyo. At ito pa ay sabang maganda. Kapag na siya inibigay, ayaw na niya pagtutugin ang kantara sa simbahan. Ay, pagtutugin. Bigyan mo pa kami na. Marami ka nang nainom. Baka malasing ikaw pa naman ang magmamanin mo. Kaya po sa sarili ko. Tama na nga tayo. Wala kayong pakialam. Halika na ako. At sino kayong babawal sa akin? O, hindi na nga. Ay, siya ba yun?
Maganda ang mga gawin ni Boyfriend. Hindi po ba kayo pinagulit na gano'n? Eh, kaya po na itatanong eh, hindi na dadalang pakatayin na rin yung tama. Bakit yung dito, hindi na lang gano'n ba kayo? Wala. Ang kasi mo? Sumalik po, at may pinuntahan. Ang sabi nga ako sa akin kanina eh, tigalo kayong data po dahil sa nakagalito na kayo. Bakit po? Ano bakit? Eh, at hindi ko mong sabihin eh, bakit sila kayo nalulubot? Nalulubot pa rin yung lupo? Oo. Oh. Bakit nakagawa ko yung ako yung patapasan. Ito po ba yung siglang sila? Oo? Oh. O paano mo nangyari yun? Pagkatalo kay Jason pa hindi mo nangyari sila na? Ah, hindi na bali. Iwan mo lang ako isa. Thank you.
At ngayon mga kaibigan, ang ipagkikilala ko sa inyo at magpaparinig sa atin ng isang awit ay ang isang tanyag na mang-awit sa iba pawit na kilala-kilala na ninyo lahat. Walang iba kundi si Binibining Corazon Almasanta. Pupunin ko muna ang aking dalaban, ha? Kaya.
kayo na Tokyo. Darating na yun. Aba, saan ako si Bartolo? Wala rito ah. Oo, oh, bakit si Bartolo ay nakalap ko? Samantalang sisigil na lang sa isip mo. Uy, uy, huwag kang mainan dyan. Mamaya, maraming hindi na tayo eh. Hindi ba alam, malapit mo siya ikasal? Siya nga? Oo. Oh. Masama ang tama ni Kilima sa ating video. At si Edith si Carlos naman ay taray na parang sa Lola. Ano kaya yung dalawang yan? Good morning. Good morning. Parang yung dalawang. Nakatulog kayo mabuti na gabi? Ako na hindi. Siya hindi. Parang yung nalang hindi ako nakatulog sa ikaw ay na hindi. Para? Eh, hindi rin naman. Hindi ko may kapagso ha. Cora, mali ba akong makadalaw sa inyo sa Manila? Aba, wala nung bantay ang aming dito, anak. Alam mo, meron ako isang nilikhang tugtugin na nilapakan ko lang ang letra. Kung maaari sana eh, siya munang awitin mamayong gabi sa radyo. Hindi ko magugustuhan mo lamang. Yung nilikhang? Oo. Aba, akala ko ba eh, abogado ka lamang. Yung pala kumputidor ka pa. Tanawang. Ito. At kung sakaling mapapahalagaan mo itong awit na ito at magbibigyan mo ng buhay sa inyong papawid, huwag mo sanang mababang kita ang pinagalingan. Madali yun. Luha at nasa. Ang magandang pamagat ito. Sabi pa lamang ay pipilitin kong mapag-aaral ito. At mamayang gabi, marilinig ko kayo. Salamat. At alalahanin mong meron isang kaluluwang makikinig sa'yo. Aba, pagka naalala ko yun eh, baka mawala ng aking pinig. Andiyan na po ang bus at nakalulan na ang inyong mga maleta. Malala ko nga pala. Tila napansin ko yung kotse ni Carlos doon sa grahe. Nasaan ba siya? Andiyan nga pong auto. Nanood sila ni Senorita Eda sa Pagini. Darating ngayon kayo na pumunod si Alice eh. Anong ginagawa ng radyo? Siya nga plano. Bakit hindi natin naalala yung agapil na? Kaya na kaya pa. Kaya nga rin. Baka kaya na malapas na. Bakit na naman diba? Baya Alice. Yes. Ano siya ti? Just na. Yon na. At ngayon naman ay itatakapuli namin okay, para sa inyo isang magandang awit ni Pilipinong Corazon Alma Santa ang kinabibiliwan ninyong bituin sa inyong papawid. Ano po ang pamagat ng inyong awit? Tama na. Ang dami-dami ng sarap. Huwag kang maingay! Huwag kang maingay, sabi. Ang nagusto ko sa radyo yung suspense. Magandang... Pera. Pero nyo ito nagpapatugtog ng radyo sa auto ko. Tignan ko itong patuntro ko nung ginagawa sa loob ng aking otos. Ano yung magdabla? Uy, napaka.
ganyan ni Kamanya? Lalong napakaganda ng pagkakaawit ni Cora. Bakit hindi gaganda? Very expression. Luha at musika. Siguro, hindi pa si Cora na inaawit niya. Okay, tama na nga kayo dalawa. Huwag na ninyo masasabi kahit kanino na ako lumikha na tutubing yan, ha? Sapagat pag yan na nakarating kay John Selmo, alam na ninyo ang mangyayari. Okay, okay. Maganda mo nga po ng bihisan at dadalaw ko kay na Cora. Opo, senyorito.
tayo mag-i-share yung dalawa. Ang tama ka na nga dyan. Matay mo, mag-alas yung dito na uli ito. Nakit ko kayo. Magandang gabi po. Sorry, boss. Naatraso ko eh. Huwag kang mag-alaala. Meron ka pa namang 5 minutong nakikira. Cora, napakarami nating sulat at tinanggap at panilaluha at musika ang hiling. Kaya maaaring yan din ang kantahin mo ngayon. Marahil po, inspiradong auto, nililikha yun. Sino ka bang auto niya? Ang mabuti, pakilala natin. Sa ngayon po, ayaw kong magpakilala ang auto. Sorry ka na, Cora. Ikaw na eh. Sandali lang, boss, ha? Hindi ko na mag-inipiroon. Yan na lamang naman na nasa ngayon.
Yung sa bagay naman mo, maganda ang pagkakagawa niya ng musika niya. Walang kailangan sa akin kahit na maganda. Buhay niya muli ang aming kasunduan. Nung una ay tumugtog siya ng piano. Ngayon ay lumikha naman ang musika. Ha? Sigaman niya, Timo. Meron sa mga awit, sarado niya nalulupan niya nun. Ngayon si Ed, ay pinagaling nasa kaso. Ito ako yan. Paano nga niya ni Carlos na hinila niya yung kapangyarihan na kanyang mga kasal? Makasal? Ang ibig mo'y sabihin ay kayong dalawa'y nag-iibigan? Ay, matagal na! Well, well. Talagyan niyan eh, hindi ko maaaring ipapresyo sa inyo ang aking pagsanay. Pagka si Suleiman ay sumira na naman sa aking kasunduan. Salamat po. Dito ako at bago ako tangin. Ikaw ang may buha niyan, di ba? Ha? Opo. Tumayang tangin niya. Sulok! Walang butang na doon. Hindi na mamalaki mo marahil ang ilong pagkabuga doon. Ha? Tingnan natin kung hindi doon sa ilamig ng punong kahit na City Hall kang mag-opisina. Walang butang na doon. Sabi ng pare, pag binasok ka lang ba ito, dati ang
natin ang apay. Pinatrimyak natin ang apay. Hindi natin ang sira pa ito. Pareho rin yun. Napapaligtad lang. Pabihan niyo ako pag ko ba? Ba? Ba tayo? Mga musiko ko na napap. Sige pala yan. Sige po, hindi ko gusto na karirinig dito ng mga tuktok na yan. Opo. Dali! Oy, 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 oy! Itigil daw ninyo yan. Nagagalitan doon. Kung ayaw nyo, magpalit na sila sila dadalit. Sige na ito. Ano ba? Ayaw ba sila sabigil? Eh, wala raw po na yung pakialam sa kanilang tutsura sa pakatasa ba sila na yung baburan. Patay ko din na halika sa mga loko. Ano ba kayo? Ha? Ayaw ba ninyo itigil ang pilito ka ng isang gulong na yan? Huwag po kayo mag-alit na. Kami po ay naghahanap buhay lamang. Naghahanap buhay yung sinisira ninyo ang katahihikan ng aking tahanan? Bakit pa kayo nagigil ang dami pagsisig dito? Sige, Benjo. Kaya kami mag-isawa ang nag-aalaga sa kanya. Kaya pasensya kayo at hindi ito nakatun ito na paaralan. Ganon. Oh, ikaw naman. Napansin kong hindi bang karaniwan ang pag-ilis ninyo ng gilid. Bakit alasangan lamang kayo tumututo? Alasangan ninyo, nung bago makatigma, dati nung tumututo sa banda ng sabularyo. Ngayon, nung magtawagan, may sakit naman ako noon kaya hindi namin ako balik. Wala akong bariya doon, ito lang piso pinakamaliit. Bakit wala pang biseta ron? Wala ko. Wala, sige. Bigay mo na itang lumayas na yung tao yan. Oh, wala ko ba? Tama na! At mamaya nagtaharap yun.
Eh, ano ang pangalan mo? Lolo. Siyod, huwag po sana kayong maniwala tinawag ko kayo ng suplado. Kahit na ang totoo, nasabi ko nga kayo ay masungit. Eh, patawarin mo na kayo ako. Hmm? Patawarin? Kung totoo ang mga sinabi mong ako ay suplado, masungit, ay hindi ako nagagal. Sapagat yan ang katotohanan. Isang bata lamang na nakapagpaliwanag ng nalalabuhan kong pag-iisip. Alala, sige na yan. Papatuloy mo ang ginagawa mo. Hindi ba yung nangyayari ng mangyari? Hindi. Tera, baka naman si Carlos sa kanya apamin sa bali ba tayo tumuloy? Oo. Hindi ko. Hindi ko mas mabuti kung sa bahay nila doon tayo tumuloy. Sa pagkatapagabihan. Eh, swerte daw. Kung sa bahay ng babae, huwag naman tinuloy ang bago na tayo. Ano? Sa lalo kaya yan kung matao kung doon sa isipin, baka sabihin na lang na wala kang sarili pang mahal. Eh, wala nga ako. Eh, meron o. Ito nga naman bagay, hindi na tayo. Ito nga Oo nga eh, ngunit, Mama, alam mo eh... Oh, araw ka na mga siya. Sige, tayo nang bago. Ito saan? Sinang sayang ini orang. Kaya na! Kaya na! Mama, hindi mo dyan. Hindi mo tayo magdahin. Mapamahiin talaga ito asama mo. Sa likuran pa tayo pinagadaan. Mama, hindi mo yan. Dito. Ayun kayo. Yan? Oo. Bakit? Ayun. Ah, pwede ka sa'yo. Ayun yan, tuloy mo. Ayun yan, tuloy mo. Ma, maalala ko nga pala. Nakarapin kita. Dito, dito, yun. Bartolo yata, di ba?
Hindi yung madalas kumalis. Yun nga, turume. Turume. Yung tao yata. Oo. Hoy, Tudor! Naku, ikaw na naman. Lena! Hello. Matagal ang tabi-tabi niya. Huwag po, ikaw rin pa. Oo. Sabi ko
Sabay na lang ako. Oo. Oh. Alis na ako. Okay. Ito na lang. Mahal ko. Hindi ko mapigilang bigasin ang mga katagang ito sa patatak ito na iniibig ka. Naku, lumagi ka pa. Iniibig ka na. Ano hinihingi siya naman? Subalit ako'y aalis at talayo sa pagkasya ang hinihingi ng pagkakataon. Sacrifice? Noong panguna, ay dapat ko na sana ipinagpapas sa iyo kung bakit hindi na ako karapat-dapat sa iyong dakila at malinis sa pagkakit. Sapagkat ako'y... Nalimaga-ari isa sa pagkakataon. Sapagkat ako'y hindi na talaga. Nagkaya ng pagkakataon. Sige ko na, sige ko na. Bisa hindi na talaga. Yung may hindihan yung pangyong ulitin. Sapagkat ako'y hindi na dalaga na gaya ng pagkala ko, ako'y nagkaanak sa pagkakasal. Dahil sa ang totoo'y hindi ko siya sabihin. Nagkaanak sa pagkakasal? Paano yun? Seryoso? Pagkatapos ng basahin ito at sa kamo ako natulad, 5 taon ang lumita at isang gabi mong ulan. Hindi mo na. Ang hinahina na ibinibigin mo sa sistem. Isang umuulan, isang sumulan. Isang gabi mong ulan. Nakita kaya ko sa isang lalaking na tao ko sa pagkat tumalakas na noon ang ula. Diyan ako hindi maniniwala. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw nagsakay sa baba niya at yung baba niya ang hinaharap natin ng talaga. Eh, sa ayaw mo sa energy ba sa ayaw mo, ayaw? Hindi dapat maniniwala. Apo. Eh, kung hindi dapat itawag ito, ang dapat itawag ito ay hindi usupat at alay. Kung baga sa pili ko na yan, nagaling sa akin, planted. At may sinasabi kong nagkaanak siya. Hindi ako ang amano! Tara na! Punta na natin! Saan? Sa MSF senior eh! Saan? Ari, ikaw nang hindi na mag-get na ako? Oo! Katuloy mo! Tara! Okay! Tara! Mama! Mawalang gala na sa inyo. Alam ba ninyo itong Quincy Katrosi Franco? Diyan ho sa kabila ho. Eh, diyan po ba nakatira si Binibining Corazon Almatanta? Eh, dati ho dyan. Eh, ngayon ho, wala na ho dyan. May isang linggo na ho nakaalis ho. At ang balita ho, nag-personal appearance sa probinsya. Eh, maraming salamat ho. Mahal mo. Salamat ho. Diyan na beho. Hinihirapan mo rin sa libro. Ano pa sa parang pagkabuan na natin, iniibig mo? Handa akong magkili sapagkat hindi ako karapat-dapat sa kanya. Eh, hindi naman kapasumaran ng lahat ko yun. At isa pa, ano ka kikisi mo? Kung hindi nga nangyari yun, hindi nila kasana na yun sa ngayon. Wala, anak. Sige, mag-ano ka na. Yan pa nga isang siguranin ko sa buhay. Pagka nagkaisip ang bata niya rin, hahanapin ang kanyang ama. At ang isa pa, lalaki siya na hindi malaman niya nakikilala akong tunay niya, ina. At may ipagpapay ka lahat ng siguran. Pag lalay sa tawian, ay magbibigyan ka nilang pangalan. At magbibigyan ko yun, hindi ka na iniibig. Ginawa ko na nga yan. Sinilatang ko dyan na nasa kalit ang kapatayin. Hindi na niya ako sinusot, hindi sinagot pa niya. Gayun ba na eh. Eh, ano pinagkakaganyan mo? Hindi ka na niya. Pilihintin mo na rin siya. Eh, may ibang nga pala akong nasalita. Pilihinta inaliyahan ng mga anak na balagay ni Amin TV sa children's program sa radio. Ang mga makakalang talaga sa mga. Sige natin. Bakit nangyara po itong sir mo? Aba, maestro. Abungit na pa siya kayo. Mga po kayo. Salamat po. Kumusta po si Ma? Ang balita ko eh, tapos na Rosie sa pagka-abogado. Bakit? Hindi ba inyo nalalaman? Wala rin siya rito ah. Oo. Sisul naman niya wala rito? Bakit po? Nilalayas ko siya na lang ang aking galit sa pagka-chelo ni Karong Musika. O dahil lamang din eh, pinalayas din siya. Aba eh, kung maroon eh, mangyayot ako sa inyo doon ang sinbo eh. Ni Diyos eh, hindi kayo para tawarin sa bagay niya. Nanapit na sisisiyan ngayon. Sa pagkamuhi ko sa musika, eh, nilayuan tuloy ako ng aking mga kamag-anak. At hindi lamang kamag-anak ninyo ang lalayo sa inyo, kundi mga kaibigan pa niyo mga kakilala, sapagkat sa kahit ito'y walang musika, di walang kanyayahan.
Ngayon ko napatid na hindi lamang pala taginting ng salapi ang nakapagbibigay ni Kaya sa buhay ng isang tao. Malaki rin palang kakulangan ng taginting ng musika sa buhay ng isang lirika. Baby, walang apisyon sa musika. At parang natin nalagal sa musiko. Maestro, meron akong tatutubong hilig sa musika. Subalit, dinaya ko ang aking sarili dala ng aking pagkamubi at saka pagkabigo sa pamilya. Ngayon, nalalaman na ninyo ang tunay kong damdamin. Ano kaya ang dapat mong gawin? Kayo'y bayama. Tipunin niyo ang lahat ng mga dalitin ng musikong walang ginagawa sa maghapong araw kung hindi malapatan lang ang mga baybahay. At bigyan niyo sila ng trabaho. At kung hindi mo nagawa ninyo, nabigyan niyo sila ng isang hanap buhay at nakagawa kayo ng isang pagkakawang gawa sa inyong kapwa. Ang ibig niyo sabihin, ang ibig kong sabihin, ay magtatag tayo ng isang orkesta simfonika. Yan ang aking gagawin. Maasahan ninyo, Mestro. Kung kayo may pinapati ko kayo, Tomasel mo. Maalala ko nga pala, karo ng Pasko'y nais ko sana dito na kayo manangkaliya. At pag-uusapan natin ang masinsina ng bagay na yan. Ah, maasahan ninyo. Dito ako na nanghali, oo. Tuti po ba sa mesa? Dali-dali ninyo, tanghali na. Maaari naman ba malaman ko kung anong feeling sa'yo mga panalangin? Napananurin at katobol. Puro katal ko. Kaya palagi ito nga po sa kumarder. Isi wardaw ni Chan, wilalagay. Si. What Okay, you have a little girl. What's your name? Mas magaling pa po sa sulat. O ano yun? Pinatatawag po ngayon ang inyong diyan, sir mo. Ang ibig ko sa din eh. Pinatatawag ako. O, ako maling ngayon din daw. Kailangan kayo. Sabi mo, susunod ako ha? Eh, meron lang kami nahabot. Sabi mo! O, ano yun? Napag po. Papalito pa rin sila o hindi? Oo, papalito po. Ang papasa naman pa sila na bar. Eh, ni Bartolo. Susunod ako. Hoy! Hintay ko nga muna. Yung bang kanyaya? Eh, napadala mo ba para sa handang ito o hindi? Pinadala ko po lahat. Oo, eh, baka naman kaya sa
kahon ng alarma, hindi sa puso na. Doon niya po. Ano? Sa kahon ng alarma? Eh, wag po doon niya. Eh, siyo, sa bukson. Ah. Uy, may tao. Madali ka. Baka sila na yan. Ipatuloy mo agad, ha? Madali. Opo. Baba. Ano? Madali, hindi ko pa rin naman. Ah! Bakit? Nangyayahan ako ng lolo. Naku. Nangyayahan. Ano na yan? Para sa akin? Sino na yan? Naku, may pampadulas ka na naman. Halika! Oh, ano? May dumating nga po, ngunit party muna. Bakit? Anong ibig niyo sabihin? May taras mo yung dumating, ayan. Maganda Pasko po, Lolo. Hoy, pating rin. Naku, kustura ka ngayon ah. Etong pamasko ko sa inyo. Hoy, salamat. Opo ka. Ano ba naman ang laman nito? Candy o. Candy? Makagutom ka lang ha. Halika na, kumain. Naku, ang dali mo ba lang kumanta? Meron ka pa ba ibang nalalaman ng kanta? Ha? Anong kakantahin mo? O siya, kung kumanta ka ha, para gantahin mo ha? Ha? Marami na. Sige. Okay na. Kaya nga sa ulo ko sa'yo, Lolo. Kaya nga?
Mabulis ang kasano! Gamit na natin ang utang natin eh. Eh, bakit ka ba nakakatela? Oy, may bago akong business ngayon. O, tigilan mo na yung business mo. Sawa-sawa na ako sa business mo. Aba, hindi. Sandali lang, hinihintay na ako ng asawa ko ha. Sino ba yun? Ay, yung sasabi ko. Bakit? Anong gusto sa'yo? Papagawa sana ako ng bagong terno eh. Oo, tama na yun. Sino na? Ano sasabihin mo sa lolo? Hindi ang pasko, lolo. Okay, sige. Lolo? Oo. Siya po, anak ko. Anak namin ni Cora, ang inyong mamanugangin. Sila po naman si Luisa. Uy, sandali, panahong kalamang nawala dito eh. Meron ka na agad, anak. Kala ko ninyo eh, mabal. Tama na! Kaya mo na siyang magpaliwanag. Salimar! Pasko! Salimar! Kumusta rin? Kumusta naman? Isang malang pagkating mo. Antos, sa'yo mo, hindi na nagagalit sa musika. Uy, naturaya, tutuktungan naman sa lo. Halika, ikaw tumuktungan ng piano. Ay, 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 ay